Thank you. Magandang gabi sa lahat. So, sobrang ganda ng testimony ni Ma'am Lin, no? So, bago ang lahat, magpapakilala muna ako. My name is Chandler Langburayan. I'm 20 years old right now. So, kung ano yung sinabi ni JD, may mali lang siya kasi nag-20 na ako. So, tama po lahat ng yun. So, yun po, yung background ko is isa po akong varsity player. So, way back 2016, nag-start yung journey ko sa paglalaro. So, nag-start ako maglaro sa Cebu. Actually, taga Roa City, Capiz ako. So, pag narinig yung Roa City, ano yung pumapasok sa isip? Hindi po, seafood capital po ang Rojas. So, ayun po, taga Roa City ako hanggang sa natin yung time na nakitaan ako ng potential sa paglalaro ng basketball. Since kasi nung bata pa ako, yung father ko, sobrang fan ng basketball talaga. So, syempre, yung ano niya sa paglalaro, yung passion, nai-ano niya sa akin. No, tin-train niya ako. So, yun, habang lumaki ako, yun yung nakita kong passion din. Nasundan ko yung kung ano yung hilig niya, na ipasa niya. So, ayun, nag-start yung career ko sa Cebu, University of the Visayas, yung school ko nun. To cut a long story short, nakapaglaro na po ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. At isa na po doon yung nalaroan ko yung palarong pambansa. Yun po yung palarong pambansa, yung pinakamalaking liga ng high school. Kasi buong Pilipinas po yun. So kami nag-represent ng buong Cebu, tapos bronze kami. So ayun po, after 2 years, bumalik ako ng Rojas kasi nahumusik ako. Tapos medyo nagka-problema yung school namin sa management. Actually, sobrang blessed ako nun kasi libre lahat, lahat ng pagkain, ano, talagang alaga kami, wala kaming gastos. Yung tuition, jersey, brief na lang yung kulang eh. So ganun kami ka, ano, ng alaga ng school talaga kasi focus nila is basketball. So after nun, parang sabi ko, parang napapagod na din ako sa kakalaro, uwi muna ako. So umuwi ako ng Roa City, doon ako nagpagpatuloy. Another 2 years, doon sa school ko, si Colegio de la Purisima Concepcion, kung familiar yung school. So after nun, tuloy-tuloy pa rin, pero at least syempre mas magaan yung loob ko kasi malapit ako sa parents ko. So yun, last summer, nag-decide ako na sabi ko, what if i-level up ko na yung gusto kong marating? Kasi syempre andito na ako sa line ko, kasi pag basketball player ka, pag varsity ka, yung goal mo is maging PBA, tama? O makalaro sa pro league. So, kami mga basketball player, yun yung pangarap namin. So, nag-aim ako, sabi ko, what if i-try ko? So, lumuwas ako ng Manila. Nag-try ako. Unang school ko, University of Makati. Actually, 500 kami nag-tryout, nakuha po ako doon. Kaso lang, is mahina yung suporta. So, again, naghanap ulit ng school, and then naghanap ulit. And then, yung huling school ko is yung San Beda, sa Ligarda. Diba? Yun yung champion school ng NCAA. So, yun po, hopefully nakuha ako doon, natanggap ako bilang varsity. Reserve na, 100,000 tuition, libre. Parang grabe, nagulat ako sa isang probinsyanong bata, kagaya ko, diba, na makakapaglaro doon. Siyempre, after nun, pag na-develop, pakikita sa TV, right? Siyempre, di naman sa pagmamayabang, may ability naman din talaga ako sa paglalaro. Kasi sa amin, isa ako sa binabayaran pag naglalaro. So, bayad po yung laro ko, matalo manalo. Mababa na yung 1,000 per game. So, parang naging nanapuhay ko siya. Yun yung naging nanapuhay ko nung time na yun, bata pa ako. So, sabi ko, after practice, didiretso ko sa office. Kasi actually si chairman is tito ko, yung may-ari. Kapatid siya ng father ko. Pero wala talaga siyang sinabi na, like, oh, Chandler, kasi pamangkin kita, gusto ko gawin mo itong business. Gusto ko dito pa. Wala po. Kasi alam niya yung passion ko eh. Alam niya na hindi ko din niya eh. So inayaan niya lang ako. Pero one day, ito din yung nagulat siya. Kasi after practice ko, dumiretso ako dito. So ganito din. May presentation, nandun lang ako sa likod. Tapos dito sa harap, parang nakuha niya yung attention ko kasi bata din. Tapos syempre, pogi yun. So parang sabi ko,
yung po ganito artista. So sige na, nakinig ako. Hanggang sa minasabi siya na nakakonek ako sa kanya. Kasi parehas kami. Varsity din siya. Bata din siya, mag-age kami. Kaso siya rin speed. So sabi ko, ba't nandito yan? So nung nag-share na siya, na madami silang resort, madami silang condo kasi yung mother niya sa real estate. So ayun, nakinig ako hanggang sa may sinabi siya na tumatak sa akin. Sinabi niya lang, may mga bagay na pwedeng balikan, pero may mga bagay na hindi pwedeng palampasin na ito yun ang sinurgas. Boom! Parang nagulat ako sa grabe. Yun yung time na sabi ko, grabe to. Tapos ako na dependent, siya ganun mag-isip. Parang doon na open mind ako, hinihintay ko siya paglabas, kinausap ko siya. Sabi ko, brother, pwede ipashare naman. Paano yung ginawa mo? Paano ka nag-start? Kasi ako, gusto ko yung kinikita dito, pero hindi ko gusto eh. Kung paano gawin, hindi ko gusto. Kasi ako na-comfort ako eh. So yun, nag-usap kami hanggang sa tinuruan niya ako. So yun, andito din siya, dyan sa likod. Siya si Mark Atwood. Ayun, yung naka-champion na. Siya yung naging inspiration ko at mentor ko kung bakit nagustuhan ko dito. Maliban si Kai Chairman, kasi siyempre matagal ko nang inibigyo si Chairman. So siya din po yung isang naging rason. So ayun po, kwento ko lang kung paano ako nag-start. After nun, nag-decide ako. Kasi siyempre may ipon din ako, kahit paano. Yung mga naipon ko sa paglalaro, ano ko, pinasa ko na. Sabi ko, nag-start ako, dalawang account lang. Sabi ko, sige, kasi gusto ko talaga eh. Sabi ko, yung sideline ko lang kasi naglalaro ko. After practice, doon ako mag-business, mag-service. So, sabihin natin, after 1 month, naubos ko. So, another account. After 1 week, kumita ako, 20,000 sa binary. So, not bad, di ba, sa isang estudyante. 20,000 para sa akin nun, ang laki na nun. Kasi pinakamalaki ko lang nanawakan dati, like 10,000. So, nag-check kayo ko 20,000, natuwa ko talaga. Tapos, ang kagandahan, kasi may travel incentives yung company nun, travel to Singapore, Thailand, Malaysia, Cambodia, yun yung dream cruise. So, may mechanics na after 3 months na kailangan i-hit. So, hopefully, na-hit ko din. Nalik ko yung Genting Cruise, nakapag-travel ako sa 4 na bansa. Kasi nag-start ako June eh. So, June, July, August, September yung alis. So, nag-hit ko siya. So, kami yung mga pinakabata doon na nakasama sa travel. So, ayun na. Yung time na yun, sobrang nakita ko, grabe. Sabi ko, ganito pa ng feeling pag nag-travel. Sobrang ganda sa ibang bansa. Sabi ko, ganito pa ng buhay. 6 times a day kami kumakain ng buffet. Kami yung parang hari ka. Kami yung may jacuzzi. Tapos pagising lang, yung problema mo, kung paano ka kakain, kasi hindi mo alam kung saan eh. May Chinese restaurant, may Japanese cuisine, yung ganun. Yung problema ko dati eh, pangarap ko lang na matikman yung mga masasarap eh. Pero nung doon na eh, hindi din pala masarap. Sabi ko, hindi din masarap. Ay, sobra na eh. So yun po ah. After nun, nagsabi, nag-design ako na i-full time na. So dito ako nag-start, nakabuo ko ng grupo. Kung makikita niya sa YouTube, si Marlon Dandan is under po sa akin. Ako yung nagbigay sa kanya ng synergist ng product. And then nagustuhan niya. Siya po ay isang US Navy. So binala niya doon sa Qatar ngayon. So if i-search niya sa YouTube, siya po yung isa sa magandang testimony din. So nag-start ako, nakabuo ko ng grupo dito. Mga professionals din, may ari ng mga shipping, may mga traveling tours. Sabi ko, uwi na ako. Kasi gusto kong dalhin sa lugar namin talaga, sa Roa City. So October, umuwi na ako doon. Isa pa rin kasi yung top 1 natin, si Coach Rocky. Siya din yung nakupo sa akin, sabi niya, Chan, uwi ka na. Ano bang ginagawa mo dito? Simulan mo na doon. So sabi ko, oo nga no. Pag uwi ko sa Roa City, doon ako nag-start. Shinare ko na siya. Hanggang sa okay yung response sa mga tao, talaga sobrang ganda ng ano nila ng feedback sa Prada kasi yung Prada parang sobrang ganda. Pwede rin natin palapakan. Ngayon po, ilang buwan ko na hinataw doon. May mga time na, siyempre, hindi naman araw-araw malakas yung ano, ganito, ganyan. May time din na dumadating sa point na parang waiting time na. Sabi ko, parang hindi nag-extend sa in-expect ko na ganito dapat pala. Sabi ko, pag ganito, parang sayang naman yung effort ko.
sabi ko, parang titigil na ako. Tapos yun, napahinga ko lang araw, tapos nagbasa lang ako ng mga libro. Yun lang yung ginawa ko noon. So, may nabasa ako, story ni Donald Trump. Yun yung isang nag-inspire din sa akin. Donald Trump waited 20 years bago siya naging successful. Bago niya na-close deal yung pinakaunang real estate niya na deal after 20 years. So sabi ko, grabe naman to. Ako nga, wala pang isang taon, tapos siya 20 years na naghintay. Sabi ko, mali. Sabi ko, ulit, tuloy lang. Tinuloy ko ulit. After 1 month, noong December 3, sabi ko, ang hirap na lang mag-commute. Eh siyempre, pag nagpo-commute ka, tricycle ang init, yung alika ko. Sabi ko, ang hirap naman, parang kaya ko na maglabas ng motor. Sabi ko, labas na ako ng motor para mabilis na. So, bumili ako ng motor. Siyempre, hindi naman gano'ng kalaki yung mantri, mamulog-mulogan lang. Para sa amin, baliw na yung mga bata dun eh. Oh, nakamoto si Chandler, grabe. Excited ako. Nakamoto ako. Ayos sa sinabis yun. So, yung iba, siyempre, nagugulat. Anong ginagawa mo? Yung iba, sumabay. Sumabay, hanggang sa tinuloy-tuloy ko lang. Sabi ko dati, grabe na hirap. Nung naalala ko na, kami ni Marco hanggang alas 2, nagbabaliwan talaga kami. Ganito lang brother, after 5 years from now, ito yung mangyayari sa atin. Alam mo yun, hanggang alas 2, yun yung mga nangyayari. Tapos, grabe, sabi ko, naalala ko yung mga araw na yun. Sabi niya, sige lang, magkakasasakyan ka din, tuloy lang natin. Sabi ko, ito na, nagamotor na ako, momentum na. So, ayun, sabi ko, nagamotor na ako. Kumikita na ako ng 10,000 weekly. O, ilagay natin sa isang buwan, medyo malaki-laki na din. Sabi ko, okay na din yung grupo ko, ready na. Ang kulang na lang, service. Sabi ko, maglabas na ako po, kotse. Ayun, may Fortuner na ako ngayon! In nine months, less than 400 na po yung downlines ko. Pwede natin palakpakan. Hindi ko po ina-expect na gano'n siya, kabilis. Pero ang inisip ko lang talaga na dahil sa product. Kasi pag maganda yung product, kasi maganda talaga yung business. Yun lang po yung pinahawakan ko nung time na yun, na may time kasi yung nadadating na mahihirapan ka. Pero sabi nila, be strong now. Because it can't be stormy now, it will not rain forever. Tama. Kung maulan lang ngayon, hindi yan ganun katagal. Dadating ang time na hindi na yan uulan, na magiging magkakaaraw din yan. So sabi ko, tuloy-tuloy ko lang to. So ito po ngayon na isa sa bata, 20 years old, na may sasakyan ngayon. Kung nagawa ko, ba't di nyo kaya?